kita asan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umamin ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkup, upang sa lupaing ipinangako kami ay makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan, ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako na saserdote at anak ni Busi ay nasa Kaldeya sa baybayin ng Ilog Kibar nang kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagasgas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa Sapiro at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang kulay ay parang bahaghari.
Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Puon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon hindi pinapagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
makikita po natin hindi lamang ang kaluwalhatian, kundi pati na ang karilagan, yung glory ng Diyos sa kamanghamanghang pangitain na ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa. Kung medyo practical kayong mag-isip masyadong sa rason naniniwala o kaya sa mga konkretong mga pruweba at mga ebidensya, napakahirap intindihin. Ano? Saan ba pinagkukuha ng mga gaya ni Ezekiel, ni Jeremias, ni Elias, ang kanilang mga sinusulat? Parang produkto ng kaisipan, yun ang ating pwedeng maisip. Parang hindi tayo makarelate kasi nga sa panahon natin ngayon, kung paano tayo mag-isip ngayon, parang hindi na masyadong ganun. Parang masyado nang nakatungtong at nakalapat sa kung ano ang nakikita, sa kung ano ang realidad. Pero ito pong mga tao, nakatulad ni na Ezekiel, mga dakilang propeta, sila po yung masyadong in touch sa kanilang kaisipan, sa mga nangyayari sa kanilang kalooban at damdamin. Hawak nila ang kanilang puso, kumbaga, at kaya nilang i-verbalize o i-capture anuman ang nangyayari sa kanilang kalooban. Mga kapatid, sina Ezekiel, itong mga propetang ating binabanggit, katulad nga ng sabi natin kahapon, they share the same humanity and nature as ours. Ibig sabihin, iisang kapwa naman tayo. Hindi naman itong mga ito, mga superhuman. Sa madaling sabi, yung pong nararanasan nila at pwede nilang magawa na pagka-capture sa nangyayari sa kanilang sariling kaisipan at kalooban ay kaya rin nating magawa kung makakauwi lamang tayo sa ating sarili. Kung hindi tayo masyadong pinipreoccupy ng ating mga, kung tawagin nga sa English, inordinate attachments. Ano ba yung mga inordinate attachments? Ito yung mga nagpapagising sa atin sa magdamag. Yung mga hindi magpatulog sa atin. Yung mga gustong-gusto nating makamit. Yung mga gustong-gusto nating marating. Yung gustong-gusto nating maging. Bagamat ang mga ito ay hindi umaayon sa makakristyanong pamamaraan. Kaya tuloy tayo nagiging balisa. Sina Ezekiel, nahahawakan nila, ano? Ibig sabihin, pwede natin itong ma-practice. Halimbawa, nagkaroon ka ng pangitain, vision, gising ka, ano? Gising. At naisulat mo yun, detalyado, maaaring mayroong mensaheng sinasabi sa iyo ang iyong pangitain. Pwede mong ilagay ang sarili mo doon sa sitwasyon na iyon na iyong nakita o narinig. At baka merong hinihinging adjustment sa iyong mga pagdedesisyon at attitude sa buhay. Ganon din naman yung mga panaginip natin pag tayo'y tulog. Pwede nating, kaya lang, yun ang mahirap eh, no? Paggising mo, wala nang lahat. Kahit napaka-vivid o napakalinaw ng iyong napanaginipan, paggising mo, ano nga ba yung aking napanaginipan? Hindi ko na alam. Yung aking kuyang namatay, na panganay, meron siyang technique. Meron siyang lapis at papel o ballpen at papel doon sa kanyang tabi ng higaan. Hindi pa siya tuluyang nagigising, medyo tulog-tulog pa siya at kaya na niya magsulat, isinusulat niya na yung kanyang napanaginipan. At yun ay gumagabay sa kanyang mga desisyon sa buhay at sa kanyang mga diskarte sa buhay.
So itong mga ito, mga kapatid, ay pinakikinggan at binibigyan ng atensyon, binibigyang pansin dahil baka kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangitain kung gising at ng mga panaginip kung tulog. So, kahit wala tayo dito sa loob ng simbahan ng Quiapo, kahit online tayo mga kapatid, nagiging totoo sa atin ang sinasabi ni Propeta Jeremias na ang kamanghamanghang karilagan ng Diyos ay umaabot sa atin sa kanya-kanya nating mga kalagayan. Ibig sabihin, wala man tayo roon sa lugar kung saan natin naranasan ng maigting ang kanyang presensya, e nararanasan pa rin natin siya. Parang pag wala tayo dito sa simbahan ng Quiapo, nakauwi na tayo. Pero sa pamamagitan ng ating mga pang-araw-araw na buhay, mga activities natin, parang nangungusap pa rin sa atin ang Nazareno. Parang hinahawakan pa rin niya ang ating puso. Parang ini-encourage tayo, ipinag-aadya, pinoprotektahan. Sa Ebanghelyo, mga kapatid, masasabi po nating tanggap ni Jesus ang tradisyon sa templo. Siya na meron ding napaka tibay na paghawak sa kanyang nararanasan. Sinabi po niya kay Pedro na magbayad ng buwis sa templo. At yun ay para sa kanilang dalawa. Ibig sabihin, hindi niya ine-exempt ang kanyang sarili sa pagbabayad ng buwis. Tagaroon sila. Nasa Jerusalem sila. Tagaroon sila, no? Sa bandang lugar na yun. Malapit lamang yun sa kanila. Pero si Jesus po ay nagbigay din ng pahiwatig kay Pedro na ang mga intensyon ng Ama ay umaabot kahit sa malayo sa templo. Diba? Ang templo nasa Jerusalem. Pumunta ka man sa Capernaum, pumunta ka man kung saan-saan mong misyon, kasama mo pa rin ang Diyos. Dahil pinagbihis ng Nazareno ang ating pananaw tungkol sa templo. Ang templo ay ang ating sarili. Templo tayo ng Espiritu Santo. Iminumungkahi po ng Ebanghelyong ito na ang paglipat mula sa iisang hinirang na mga tao doon sa bayan na pinili ni Jesus, pinili ng Diyos tungo sa isang minamahal na pamilya. Ibig sabihin, yun pong sa halip na ikaw ay bayan lang ng Diyos, itinuring ni Jesus sa paglipas ng panahon na itong bayan ng Diyos at kanya pang inextend sa mga hentil na katulad natin noon ay hindi lamang bayan kundi kanyang pamilya. Tayo po ang kanyang mga mahal sa buhay. So ito po ang mungkahi ng Ebanghelyo. No? Pero bagamat tayo ay mga citizens of heaven, sabi nga, kailangan pa rin nating sumailalim sa mga nagru-rule sa atin dito sa lupa. Bilang pagrespeto, sabi nga dito, para hindi maiyamot ang mga religious leaders magbayad ng buwis. Para hindi ka pag-inita ng mga nasa may kapangyarihan. Ngayon mga kapatid, ikinuwento rin ni Jesus ang kay Pedro bago pa ito ano, yung kanyang pangitain ng kanyang magiging kamatayan sa Jerusalem at ang passion na kanyang daranasin sa napaka-vivid at napakalinaw ding pagkakasalaysay. Ibig sabihin, nung sabihin po ni Jesus sa kanya, kay Pedro,
na sige, pumunta ka sa dagat, ihagis mo ang iyong kawil at ang makukuha mong isda, mayroon doong coin, mayroong barya doon sa bibig niya at yun ang ibayad mo sa ating buwis. Ano ba ito? Ito ba ay literal na isda? Ito ba ay literal na panghuhuli ng isda na may silver coin sa bibig? Maaring hindi. Maari namang oo. Pwede natin itong isipin na, di ba si Pedro ay mangingisda, ano? At nang tinawag siya ni Jesus, ginawa siyang mamamalakayan ng mga tao. Ngayon, ang mga tao na kanyang, kumbaga, titipunin, marami ring matututunan sa kanila. At yun pong lumalabas sa kanilang bibig ay wisdom na nakalapat sa realidad, nakalapat sa grassroots, na maaaring matutunan ng mga mamamalakaya ng mga taong katulad ni Pedro. Ayun ang isa nating pwedeng maging interpretasyon. Ano ho? Minamahalaga ang mga lumalabas sa bibig ng mga tinitipong isda ng mga mamamalakaya ng mga tao. Mga kapatid, balikan natin ulit ang eksena dito sa Ebanghelyo. Bakit nga ba magbabayad ng buwis sa templo? Mapapansin po natin na sa kabila ng prediksyon ni Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, alam na nila mamamatay siya doon, pero patuloy pa rin silang naglakbay at nagmisyon. Nang maglaon ay dumating sila sa Kapernaum, tagaroon si Simon Pedro, at doon nga naganap ang insidente. Sige, i-shortcut na natin itong mahabang kwento, ano? Bigyang di na lamang natin, mga kapatid, na nung sabihin ni Pedro na sa mga dayuhan, ho, sa kanila dapat maningil, ano po bang ibig sabihin ni Pedro doon? Inaangkin po ni Simon Pedro na siya at ang kanyang mga tagasunod ay hindi na kinakailangang magbayad ng buwis na ito dahil si Jesus na mismo ang bagong templo noong panahong yun. Ano ho? Ngayon, nananahan na siya sa atin ang bagong templo. So sa madaling sabi, nakatagpo na siya ng bagong templo. Bakit magbabayad ng buwis sa dating templo kung ngayon ako ay belong na dito sa bagong templo? Ganun pa man, iginagalang ni Jesus ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Sa madaling salita, idiniklara ni Jesus ang kalayaan sa bagay na ito. Ngunit pagkatapos ay inirekomenda na ilagay ang kalayaang ito sa isang tabi, pansamantala upang hindi magbigay ng kinakailangang pagkakasala para hindi maka-offend. Ang sabi ni Father John kanina, ang ating parish priest at rector, habang ako'y nakikinig doon sa kumpisalan, bakit kinakailangang magpumilit na sabihin ang tama, na ikaw ay tama? Baka naman may mas mahalaga kaysa sa ipaalam sa lahat na ikaw nga ay tama. Baka kinakailangan magkompromiso ng kaunti para sa kapakanan ng nakararami at para sa ikapagkakasundo ng mga pinaglilingkuran. Yun ho ang aking interpretasyon naman sa kanyang sinabi. Ngayon, mag-iiwan lang ako ng kaunting tanong sa inyo, mga kapatid, para sa nagpapatuloy nating pagninilay sa maghapon. Hanggang saan po tayo willing na pumasok sa kompromiso para sa kapakanan ng nakararami, para sa kapakanan ng katuwiran at ng kabutihan? Handa po ba tayong isuko yung ating pinaniniwalaan dati para yakapin ang pinaniniwalaang bago, ang katuruan ng mahal na pong Jesus Nazareno, pero gumagalang
at nakatungtong sa tradisyon ng mga katuruan. Ano po ang pakahulugan natin sa paglaya? Paano po tayo naniniwala na tayo'y malaya? Malaya ba ito mula sa isang bagay o paglaya para sa isang bagay? Ibig sabihin, freedom from or freedom for? Yun ang ibig ko sabihin, freedom mula sa mga umaalipin sa atin at freedom para gawin ang kalooban ng Diyos. Nasa atin pong mga kamay, ulitin ko lang yun at nabulol ako mga kapatid. Nasa atin pong mga kamay, minamahal kong mga kapatid, ang pag-utilize o paggamit sa kalayaang nais nating tamasahin o atin ang tinatamasa mula ng manahan sa atin at nang makilala natin ang Nazareno. Ang huling tanong po ay kung saan po tayo dinadala ng kalayaang ito. Bilang mga deboto, ang atin pong hantungan ay pag-uwi sa templo sa dambana ng Nazareno. Pero ito ay binabao natin sa ating pag-alis sa templo, sa ating mga puso't kalooban, saan man tayo nangangalat, saan man tayo naglalakbay. At pag may pagkakataon, kahit hirap na tayong lumakad at magbiyahe, sinisika pa rin nating makauwi sa templo, sa Basilika ng Nazareno, ang kanyang dambana. Hindi po nalilingid sa kanya ang mga pagsusumikap natin nito. Kahit naka-wheelchair na tayong pumapasok dito, nakikita po yan ng Nazareno. Pagpalain po ng mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga paglalakbay sa buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa atin pong kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran sapagkat siya ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Sa bawat pagdulog ang atin pong itutugon, Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang simbahan saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama naming maawain, buong kapakumbabaan po naming inihahain sa iyo ang aming mga panalangin. Hinihiling po naming dinggin niyo ang mga ito nang naaayon sa inyong kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang ulitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y buling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, narito si Hesukristo, ang tunay na templo ng Diyos. Siya po ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Saan ako pupunta? Saan ka maghahanap?
sa dulo hanggang walang makikitang tulad mo. Sikaping makamtan ang pangarap ko, ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay na munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus. Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap? Hanggang sa dulo ng daga, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ang buhay tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus. Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Announcement, kasalukuyan po tayo nagdiriwang ng mga misa nobinaryo sa karangalan ni Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birhing Maria at sa karangalan ni Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Tinanggap na po natin ang tunay na presensya ni Kristo, kaya tayo na po ang kanyang mga templo. Sa pagpapasalamat, manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamat at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at presensya ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.